Magandang umaga po, ako po si Edna Losa, nakatira sa Pinagbayan ng Pila, Laguna po. Ako yung humihingi ng konting tulong po para mapagamto ang aking barikos po. Napakahapdi na po ng aking balat, sobra, para may sugat po. Namamanhid na po mga binti ko. Ito ang aking barikos. Yun po. Nakikiusa po sa inyo po. Hindi ako ng konting tulong po. Pinahihirapan po ako nito. Namamanhid na po mga binti ko sa kita. Hindi na ako nakakalakad. Sana mapanood niyo po itong aking video. Tuloy niyo po. Ay, konting tulong po. Para, ayun na po. Sobrang-sada po. Hindi ko na kaya. Yan, ang pagkain namin ngayon. Ngayong gabi. Kahit tanghali, wala. Kung hindi kami nakahingi ng saging, wala kami kakain ngayong gabi. Pagkala naman ang paa ko, pagkampaga o. Magandang araw po sa ating lahat. Samahan niyo ako ngayon para bumiyahe papuntang Pila, Laguna. Okay, bakit ako babiyahe ng Pila, Laguna? Una, nakuha ang attention ko dun sa isa sa nag-comment sa atin. Okay, na nagngangalang Edna Losa. Okay, bakit nakuha attention natin? Si ni Mysterious Guy nag-message siya sa atin at nakikiusap siya ng tulong kahit pambili man lang ng bigas. So ngayon, idalam natin kung ano ang sitwasyon niya. At sa mga nakuha nating informasyon, medyo may nararamdaman si Edna Losa. May anak, medyo kinakapos, walang pambili ng bigas, minsan hindi kumakain. So ngayon, samahan niyo ako para pumunta ng Laguna. At susuprasahin natin siya, bigyan natin ng bigas, dadala natin siya ng bigas. Tingnan natin kung ano pa ang pwede natin itunod sa kanya, no? Sa ngayon, yun lang yung informasyon na nakuha ko. Kaya natin pupuntahan para mas malaman natin kung ano pa yung sitwasyon niya, ang totoong sitwasyon ni Edna Losa ngayon. Pero syempre, habang mabiyahe ako, gusto ko mag-shoutout kay Jose Lito Kabatay. Shoutout sa inyo, ha? Sir Albert Dimaranan, Justin Palyoto, Arnel Melgar Cruz, Ronel Aklan, Tim Lambanog, yan, yung mga mag-iinom, Tim Lambanog, ha? Sarento Motor Gears and Accessories, Dace Gutierrez, yan, ha? Shoutout sa inyo. Arasco Auto Shop and Body Repair Service. Okay, yung mga gusto magpa-service sa sasakyan, anytime, pwede kayong pumunta, napakagaling dyan. At syempre, si Erica Rivera. Shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. Okay, hindi po tayo magsasawang tumulong. Kung sa mga hindi pa po nagsusubscribe, magsubscribe na po kayo. Syempre, yung mga gusto mag-comment, comment lang po kayo. Malay niyo, isa kayo. At kung sino man ang nangangailangan, comment ko lang. At baka pwede natin puntahan, alamin natin. Okay, sumahan niyo ako bumiyahe papuntang Pila, Laguna. Salamat at binabayan tayo ng Panginoon Diyos na makarating dito sa Pila, Laguna. Okay, ngayon kasama natin si Edna Losa. Kaya tayo nandito ngayon kay Edna Losa. Siyempre, meron tayong konting pasalubong sa kanya at dahil sa kanyang message, may ginanti ka natin puso. Ano? Although marami tayong mga schedule, pinariority natin si Edna Losa. Okay, ngayon kasama natin si Edna Losa at nakita natin yung sitwasyon ng bahay niya. No? Wala silang kuryente. No, wala kayong kuryente. Nakikabit lang kayo. Oo. So, ilan ang anak niyo? Apat. Ang asawa mo ay walang trabaho madalas. Oo. Makakalibisan, dalawang buwan. Oo. So, paano kayo nakaka-survive? Binibigyan po ako ng kapatid. Ah, tinutulungan ng kapatid. Dito. Okay. Ang anak niyo, apat. Ay, ilan daw ng panganay? May po. Asawa niyo. May asawa na. Ang bunso? May po. Pitong taon. Pitong taon. May pitong taon sa... August. Okay. Paggamutan nyo yung aming dalawang konting pasalubong. Ito yung sorpresa lang. Sorpresa mo lang ito.
na ikaw ay binisita namin at nagpakasakali kami na makita ka namin. Mapapanood nyo yung video na pinadala ni Miss Edna sa akin. Kanya, medyo nakuha yung attention ko. Ano? At madalas kumakain sila na walang pagkain, walang ulam. No? Oo. So, sorpreso pa lang to na ginawa ko pagbisita kay Edna. Siyempre, hindi ako aalis ng hindi natin bibigyan ng pambaon man lang yung mga bata, no? So, pagpasok. Siyempre, maray natin, no? Pagkakaroon tayo ng susunod na episode at magpuntang ulit kita. Sorpreso ulit kita para bigyan kung ano man ang pwede kong ibigay sa inyo. May ano dyan na. At syempre, karte tayo ng solar. Malaking po yung solar para makapag-charge kayo. No, yung solar na yung kuryente galing sa taas, meron kayong outlet na doon kayo mag-charge. At least, may kuryente kayo. May ilaw man lang kayo at nakakapag-charge kayo. No? Malaking bagay. Abangan nyo yan. No? At bibisitahin ulit natin si Edna Loza para mabigyan natin ng solar. Gagawa tayo ng paraan kung saan tayo makakuha ng solar. Yung mga gustong magano ha, bahala na kayo. Siyempre, marami tayong naka-schedule na mga nakalimot na schedule. Siyempre, lagi ko sinasabi, basta nakita natin na kailangan, pinapriority natin. Oh. Hindi tayo magsasayang ng oras, no? Kanina lang yan, no? Kanina lang kayo nag-message, no? Oo, kanina lang. Message ako, dapat mabiyahe ako ng Bicol dahil may mga schedule ako doon. So, pinriority ko. Ito. Okay. Abangan ninyo yung susunod na punta ko dito. At magdadala tayo yung kailangan na, yung solar. No, solar. Abangan nyo yan. At saka kung ano pang pwede natin ibigay, no? Na makakatulong sa mga bata. Alright? Oh. Maraming salamat po sa malaking tulong po sa aking binigay. Sana po marami pa kayong katulungan na katulad ko, tapos po. Maraming salamat po. Po makapaniwala po nandito po ngayon si Sir. Maraming po salamat po.